malapit nang i-release ang unang episode ng series nila, hinihintay na lang itong matapos na ma-edit ng mga editor. Kinakabahan man si Madison pero pinapalakas ng loob niya. Hindi siya pwedeng maging mahina. Hindi siya pwedeng sumukot, hindi siya pwedeng magpatalo sa mga taong gusto siyang pabagsakin. Kailangan niyang lumaban dahil gusto pa niyang malaman kung sino mga taong nasa likod na naging issue niya noong nakaraang taon. "You okay?" tanong ni Jaime na makalapit siya kay Madison. Napaangat naman ang tingin si Madison sa kanginitian si Jaime. "I'm fine," tipid niyang sagot. Rest na lang ngayong araw kaya pwede silang pumunta sa mga lugar na gusto nilang puntahan. Pero si Madison pinili niya magstay sa hotel. Wala siya sa mood para mamasyal dahil pinag-iisipan niya mga susunod na hakbang na gagawin niya. "Bakit hindi ka namasyal? Maraming magagandang lugar dito sa Korea. Maraming nangangarap na makapunta dito pero walang sapat na pera. Samantalang ikaw libre na. May sarili kang van, hindi ba? You can go anywhere you want na hindi nang co-commute." Hindi sila masyadong close ni Jaime pero mukha namang mabait si Jaime. "I just want to rest. Maghapon na naman tayo bukas hanggang gabi kaya all I want to do now is to rest." Napatango-tango na lang si Jaime. Sa kanya sinandal ang likod niya sa sandalan at pinanood ang paglagas na ng puno na nasa harapan ng mga dahon nila. "Bakit ikaw? Ayaw mo mamasyal?" balik na tanong ni Madison kay Jaime na dinadama na ang simoy ng hangin ngayon. "Hindi ako mahilig at saka wala rin naman akong kasama," sagot niya. Magka-cross ang mga binti niya. Palihim na tiningnan ni Jaime si Madison. He has a secret crush kay Madison simula nang sumikat ito sa industriya. Pero hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na sabihin ito sa kanya noon dahil sikat na sikat ang love team nila ni Rohan hanggang sa naging officially dating na silang dalawa. Napangiti si Jaime at iniwas ng paningin niya kay Madison. Naalala niyang naging issue ni Madison pero hindi niya alam kung paniniwalaan niya ba ang lahat ng yun. He wondered kung anong nangyari kay Madison sa loob na isang taon at kung bakit ito nawala pero hindi siya naglakas loob na tanungin ito kay Madison dahil gusto niyang maging komportable si Madison sa kanya. "May magandang pasyalan malapit dito. Walking distance lang din siya. At may Starbucks din. Gusto mo puntahan natin?" Pag-aaya ni Jaime. Iniisip naman ni Madison kung sasama ba siya. Maglalakad sila na silang dalawa lang? Kung sa bagay, wala naman sila sa Pilipinas kaya parang normal na tao lang sila dito sa Korea. Pero teka, hindi ba't kilala si Jaime hanggang dito sa Korea? Dahil sa magagandang movies niya na pinagbibidahan niya. "Magiging komportable ka ba? Kilala ka sa labas at sa loob ng bansa natin kaya kapag may nakakita sa'yo dito na kasama ako, paniguradong panibagong issue na naman yon. Ayaw kong mangyari yon. Ayaw kong idami ka pa sa gulo ng takbo ng buhay ko." "Ibig bang sabihin yan tinatanggihan mo ko?" Nilingon ni Madison si Jaime na nakatingin sa kanya. Pero iniwas din ni Jaime ang paningin niya kay Madison. "Naintindihan ko. Ayaw ko rin namang idami ka dahil lang sa pagpupumilit ko sa'yo. Paano kung mag-jacket na lang tayo and wear a cup? Hindi na tayo makikilala nun. What do you think?" Nakangiting suggestion ni Jaime. Napaisip naman si Madison. Hindi naman masyadong mainit sa bansa pero bago pa man makasagot si Madison ay lumapit sa kanya si Marian. "Pwede po ba kitang makausap saglit, ma'am?" Pag-aagaw atensyon niya sa mga to. Tiningnan ni Madison si Jaime at tumangon naman si Jaime bilang pagsang-ayon. Bahagyang lumayo si Jody at Madison kay Jaime. "Nasa van po si Sir Tyler at hinihintay po kayo." Nanlaki ang mga mata ni Madison. "Anong ginagawa niya dito? Kailan pa siya lumipad patungong Korea?" Tiningnan ni Madison ang van na ginagamit niya nakapark, hindi kalayuan sa kanya. Pakaramdam niya kahit na hindi niya nakikita si Tyler sa loob ay nakatingin ito sa kanya gamit ang mga seryoso niyang mga mata. Napalunok si Madison. Wala naman siyang ginagawa pero bakit pakaramdam niya? Meron siya nagawang mali. Mula naman sa van ay nakatingin si Tyler kay Madison at tiningnan niya rin si Jaime na nakatingin kay Madison. "Bakit sila magkasama?" tanong ni Tyler sa sarili niya. Mari siya nakatingin kay Madison na lapitan niya si Jaime na para bang nagpapaalam. Ano bang relasyon nila para magpaalam pa si Madison sa kanya? Tumingin na lang sa harapan si Tyler at hinintay na lang si Madison na makapasok sa van. "Pasensya ka na Jaime ha, may kailangan lang kami puntahan. Kung gusto mo mamasyal, panigurado naman ako may mga artista pa sa loob ng hotel na hindi namasyal." Uwi ka ni Madison. Wala namang nagawa si Jaime kung hindi ang hayaan si Madison kung saan man siya pupunta. Humugot pa ng malalim na buntong hininga si Madison bago siya pumasok sa loob ng van. Hindi naman kita si Tyler dahil nasa likod siya ng van. "Let's go." Utos agad ni Tyler na makasakay si Madison. Naupo si Madison sa upuan na nasa harapan ni Tyler kaya umiting ang panga ni Tyler sa ginawang yun ni Madison. "Am I that scary para hindi mo tabihan, Mrs. Moya?" Blangkot seryosong wika ni Tyler. Ano bang ginawa ni Madison para maging ganyan kaseryosong boses niya?
Wala namang imik na tumayo si Madison kahit na tumatakbo ang van. Dahan-dahan siya naglakad papunta sa likod kung nasaan si Tyler. Pero bago pa man siya makaupo'y biglang bumilis ang patakbo ng van, dahilan para mapaupo siya sa mga binti ni Tyler. Nanlalaki mga mata ni Madison na tiningnan si Tyler. Diretso lang din naman nakatingin si Tyler kay Madison. "You didn't tell me that you want to sit there, my wife," aniya rito. Mabilis na tumayo si Madison pero pinigilan siya ni Tyler. Hinila ni Tyler ang kurtina at iniharang to sa pwesto nilang dalawa. Hindi na sila makikita ng mga kasama nila sa van. "Ano ba sa tingin mong ginagawa mo? Baka may makakita sa atin," may hinang bulong ni Madison. Pinipilit niyang umalis sa mga bisig ni Tyler pero masyadong malakas si Tyler kaya nanatili nakaupo si Madison sa mga binti ni Tyler. "I don't care if they see us. What I care is, why are you with that man?" Napakunot ng noo si Madison. Sino bang tinutukoy niya? Si Jaime ba? Diretso nakatingin si Tyler kay Madison na tila ba hindi kayang salubungin ni Madison ang malalalim na mga mata ni Tyler. "Si Jaime ba? Nilapitan niya lang ako kanina nang makita niya ako." Hindi alam ni Madison kung bakit ba siya kinakabahan. Nagsalubong ang mga kilay ni Tyler na tila ba binabasa niyang laman ng isip ni Madison kung nagsasabi siya ng totoo. "I am telling you the truth. Don't look at me like that na para bang may ginawa kong kasalanan sa'yo." Pagdedepensa ni Madison sa sarili niya. Wala namang sinasabi sa kanya si Tyler. Nagtanong lang ito pero tila ba ang mga mata niyang nagtatanong kay Madison. Inayos ni Tyler ang pagkakaupo ni Madison sa mga binti niya at iniharap niya ito sa kanya. Kinawit niya sa likod ng tenga ni Madison ang mga tumakas niyang buhok. Napapalunok na lang si Madison dahil sa mga mata ni Tyler na tila ba wala siyang ibang nakikita kung hindi si Madison lang. "What are you doing here?" tanong na ni Madison. Wala man lang itong pasabing pupunta pala siya ng Korea. "I heard na rest day niyo." "Hindi ka man lang ba marunong mag-update? Kung hindi pa ako magtatanong, hindi ko pa malalaman na rest day niyo ngayon." "For what? I mean, why do I need to update you that? I know you're busy, Tyler." "Do you think I will prioritize other things than my wife?" Iniwas ni Madison ang paningin niya kay Tyler. "Ano ba kasi yung trip nito ngayon? Wala namang namamagitan sa kanilang dalawa kaya bakit kailangan niyang mag-update na para bang mag-shota silang dalawa?" "You should dahil malaking kumpanya pinapatakbo mo. Saka asawa mo lang ako sa papel kaya..." Hindi na natuloy ni Madison ang sasabihin niya nang halikan siya ni Tyler sa labi niya. Ang mga halik niyang tila ba galit na galit. "Don't you dare to say that again or else I will punish you." Seryosong wika ni Tyler nang bitawan niya ng labi ni Madison. Pakiramdam ni Madison ay nalalasahan niyang dugo sa loob ng labi niya dahil sa marahas na paghalik ni Tyler sa kanya kanina. Tumayo na si Madison nang mabitawan siya ni Tyler. Hindi siya komportable na manatili sa binti ni Tyler, lalo na tila ba may nararamdaman siyang tumutusok sa kanya. Tumingin na lang sa labas si Madison pero napatingin din siya kay Tyler nang sumandal si Tyler sa balikat ni Madison. "Let me rest for a while, Madison." Malambing ang tinig niyang wika. Makikita mong malakas sa tila ba hindi marunong mapagod si Tyler. Pero he's still a human. Napapagod din. Hindi niya pinapakita sa mga tao ang kahinaan niya. Namahina rin siya pero hindi alam ni Tyler kung bakit hinahayaan niya makita ito ni Madison. Hindi alam ni Madison kung anong problema ni Tyler o kung anong pinagdadaanan nito sa buhay. Kung may maitutulong man siya kay Tyler, yun ay manatili siya sa tabi niya at samahan to. Hinayaan na lang ni Madison si Tyler na nakahilig sa balikat niya dahil paniguradong pagod pa ito mula sa biyahe niya. "Kararating mo lang ba?" tanong ni Madison. Dumiretso na ako sa hotel na tinutuluyan niyo." Pagod na sagot ni Tyler. Nakapikit ang mga mata niya habang nakasandal kay Madison. "Nagpahinga ka na lang muna sana. Kaya ko namang alagaan ang sarili ko dito." "You should take care of your health too, Tyler." "Huwag mong abusuhin ang katawan mo." Ilang taon din na naging mag-isa si Tyler. Walang kasama, walang makausap, walang mapagsandalan sa tuwing napapagod at nangihina rin siya. Gusto niya na lang munang magpahinga sa mga bisig ni Madison. Hindi sumagot si Tyler kay Madison kaya napapaisip si Madison kung may nangyari ba sa pagpunta ni Tyler sa Amerika. Buwan-buwan ay bumabalik siya ng US. Minsan ni kada linggo pa. Hindi rin naman nagtatanong si Madison dahil alam niyang personal na buhay yun ni Tyler. Ayaw niya namang mangialam dahil wala naman siyang karapatan para tanungin pa ang personal na buhay ni Tyler. Nakatingin na lang sa labas si Madison at pinagmamasdan ang paligid. Hindi niya alam kung saan sila pupunta pero hindi na lang siya nagtanong. Tiningnan niya si Tyler pero mukhang nakatulog na to. Walang tigil naman sa pagmamaneho ang driver kahit na ilang oras na silang parang paikot-ikot lang sa capital ng Korea. Napapakunot na lang ng noo si Madison dahil parang wala talaga silang pupuntahan kung hindi ang magpaikot-ikot lang sa syudad. Inilihis ni Madison ang kurtina para makita niya mga kasama nila sa van. "Naliligaw ba tayo?"
You can use the Google Map para makarating tayo sa kung saan man tayo pupunta. Kanina pa tayo paikot-ikot lang. Sad ni Madison na hindi niya nagising si Tyler. Alam niya pagod pa ito kaya hindi niya ito aabalahin sa pagpapahinga niya. Ito po kasi yung utos ni Sir Tyler, ma'am. Gusto niya pong magpahinga muna kasama kayo. Sagot naman ni Jake. Napakunot ng noo si Madison. Kung gusto niya palang magpahinga, bakit sa lupa ng van? Mas magiging komportable siya sa kama. If we rest inside the room, it's too early, Madison, to cuddle with you. I might not be able to control myself. Mahinang bulong ni Tyler nagising na pala pero nanatili nakapikit ang mga mata niya. Nanlalaki pang mga mata ni Madison kaya sa labas ng bintana siya tumingin. Hindi na siya inosente para hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ni Tyler. Kung sa bagay, bakit pa ba siya magugulat? She's his bed slave at siyang nagpumilit kay Tyler na katawan niya ang ipangbayad niya sa mga tulong ni Tyler. Maya-maya bumangon na rin si Tyler at umayos na ng upo. Muling iniharang ni Tyler ang kurtina para hindi sila makita. Tinignan niya si Madison pero nakatuon ang paningin ni Madison sa labas ng bintana. Huwag mo sanang isipin na nakikita na lang kita para maging bed slave ko, Madison. You deserve to be respect and I respect you. I just can't control myself every time I see you. Wala kang kahirap-hirap na akitin ako. Shit, tila ba paus pang wika ni Tyler? Napalunok si Madison. Ramdam niya naman na ginagalang siya ni Tyler. At okay lang naman sa kanya kung anong oras gustong gawin ni Tyler ang bagay na yon. It's okay. If you want me to do it, anytime just call me. Nahihiyang wika ni Madison pero walang atrasan sa napag-usapan nila ni Tyler bago pa sila magpakasal. Bumuntong hininga naman si Tyler. Ayaw niya maramdaman ni Madison na parabang binabastos niya to. That's why I don't want us to stay in a room, Madison, especially in the daylight. You deserve more. Hindi ko gustong iniisip mong pinunta lang kita dito para makipagtalik sa'yo. Nagpapaliwanag ni Tyler. Tiningnan ni Madison si Tyler sa kanya tong initian. Ikaw lang naman ang nag-iisip noon dahil wala akong ibang iniisip, Tyler. Sinabi ko lang naman sa'yo na if you want to do that thing, you can ask me and I'm willing to give what you want nang hindi mo ko pinipilit. Nah, not now, Madison. Natawa naman si Madison dahil tila ba pilit na kinokontrol ni Tyler ang sarili niya. Nilihis na ni Tyler ang kurtina dahil baka hindi siya mapigilan ay masunggaban niya si Madison. Makalipas ng pag-iikot nila ay huminto na rin ang van at tumigil sila sa isang lugar. Naunang bumaba si Jake para pagbuksan ang pintuan ng dalawa. Nang makababa si Madison ay tiningnan niya ang paligid nila at namamangha na lang siya sa nakikita niya. Taglagas na kaya napakagandang tingnan ng mga cherry blossom na sunod-sunod na nahuhulog mula sa puno nito. Para bang isang pirasong lugar na to? Sa paglaglag ng mga petals ng mga cherry blossom ay tila ba umuulan ng mga bulaklak? Para bang sa panaginip mo lang ito makikita? Tama nga si Jaime, maraming magagandang lugar sa Korea na pwede mong puntahan. Walang ganang mamasyal si Madison kanina pero hindi niya alam kung bakit parang hindi man lang siya tumatanggi kahit hindi mag-akit si Tyler sa kanya. You like it? Tanong ni Tyler nang malapitan niya si Madison. Nakangiti naman si Madison habang nakasahod ang kamay niya para sa mga petals na nahulog mula sa mga sanga. Parang paraiso. Sagot niya. Hinawakan ni Tyler ang kamay ni Madison saka sila mabagal na naglakad. Patuloy pa rin ang paglaglag ng mga cherry blossom sa kanila. Sa lugar na to ay halos wala kang ibang makitang puno maliban sa cherry blossom. Napakagandang panoorin. If you have a rest day, you should use it to visit some beautiful places, Madison. Hindi palagi nagkakaroon ka ng opportunity para mapuntahan ng mga ganitong klase ng lugar. Sad ni Tyler habang naglalakad silang dalawa ni Madison. Mabutit na isipan mong pumunta dito. Mukhang ikaw lang yatang hinihintay ko para makasama kong mamasyal sa mga ganito kagandang lugar. Bahagya namang natawa si Tyler at napapailing na lang siya. I forbid you to be with another man, Madison. Napangiwi naman si Madison. Ano ka? Pumayag ako that you can use my body. Pero hindi ang buong pagkatao ko, Tyler. Ayaw ko na may kumukontrol ng buhay ko. Sad ni Madison. Bahagya na lang natawa si Tyler. Nagpatuloy ang paglalakad nilang dalawa. So you're still afraid to open your heart with someone? Wala akong planong. Pagmamahal, yan ang sisira ng buhay mo. Seryosong wika ni Madison. Napatango si Tyler bilang pagsang-ayon sa sinabi ni Madison. Yeah, she's right. Love can destroy you. Love can kill you painfully. I'm happy that you're strong enough to continue your life, kahit na masyado nang mahirap. Do I have a choice? Kapag sumuko ako, ako ang talo. Kung hinayaan ko sumuko, parang hinayaan ko na rin magwagi sila. Wala na akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao ngayon. Ang gusto ko lang, malinis ang pangalan ko. Kahit gaano man katagal, wala akong pakialam.
I just want to clean my name. Desperadong wika ni Madison. Kung may dahilan man kung bakit niya pinipiling magpatuloy, yun ay ang linisin niyang pangalan niya. Sinira ng mga taong gusto siyang pabagsakin. Why don't you accept my help? I can help you with that. Humiling si Madison. Huminto siya sa paglalakad at hinarap si Tyler. Diretso niyang tiningnan sa mga mata si Tyler. I want to solve this alone. Ilang beses ka bang ipinanganak? Ang kulit mo rin, no? Wala kang gagalawin. Wala kang pakikialaman sa mga plano ko. Kalalaki mong tao, nangingialam ka sa buhay ng babae. Hindi magandang tingnan yun. Ang gwapo-gwapo mo tapos magiging chismoso ka lang? Natawa naman si Tyler. You think I'm handsome? Naiinis na nilingon ni Madison si Tyler. Teka nga, kailan pa ito naging makulit? Sa pagkakakilala niya sa isang moya ay seryoso to. Hindi marunong makipagbiruan at hindi marunong umiti o tumawa. But what is happening now? Kilalang kilala sa showbiz si Tyler Moya dahil sa kumpanyang nangunguna sa bansa. Halos lahat ay takot sa kanya dahil sa seryoso niyang muka. Ang aura niyang nagsusumigaw ng kapangyarihan. Pero bakit parang nasasaksihan ni Madison ang ganitong side ni Tyler? Nagdududa tuloy siya kung si Tyler Moya ba talaga ang kasama niya o copy niya lang to. What kind of look is that? Nakataas ang kilay na wika ni Tyler. Napairap na lang si Madison. Mukhang ibang Tyler ngang kasama niya. Hindi ko akalain na may ganitong side ka pala, Mr. Moya. Everyone is afraid of you kahit na malayo ka palang ay iiwasan ka na nila. Nauna na naglakad si Madison at sumunod naman sa kanya si Tyler. Tao pa rin naman ako. I also want to enjoy my life. Sa mundong ginagalawan natin, hindi natin pwedeng ipakita ang kahinaan natin sa harap ng mga tao. Then, why are you letting me to see this side of you? Because you are my wife. Diretso sagot ni Tyler. She hissed kaya natawa na lang si Tyler. Natawa kasi siya sa reaksyon ng mukha ni Madison. Nasa hapagkainan na lahat ng mga kasama ni Madison, pero palingali nga si Lizal dahil kanina pa niya hindi napapansin si Madison. Mukhang nag-enjoy na sa pamamasyal niya. Napangisi na lang si Lizal na makita niyang paparating na si Gary. Paniguradong magagalit na naman siya dahil wala pa si Madison. Si Madison na lang ang wala sa kanila. Naupo na si Gary at nagsimula na rin silang kumain. Excuse me, Derek. Wala pa rin si Madison. Agaw atensyong saad ni Lizal. Tahimik lang naman iba niyang mga kasama. Kanina pa rin nila napapansin na wala pa si Madison pero hindi nila yung pinansin. Do I need to wait for her before I eat? This is your rest day, Lizal. At wala ko pa kayalam kung saan kayo pupunta, kung saan kayo matutulog o kung saan kayo kakain. The important is makakarating kayo on time for our taping tomorrow. Sagot ni Gary. Tila napahiya na naman si Lizal. Nagpaalam sa akin si Madison na hindi siya makakabalik ngayon dito sa hotel, kaya bukas na natin siya makikita. Dagdag pa ni Gary. Napapairap na lang si Lizal dahil masyadong pa-VIP si Madison. Saan niya ba kinukuha ang mga fans niya? Wala naman siya naging trabaho sa loob ng isang taon. Imposible namang galing pa rin sa mga ipon niyang pinanggagastos niya ngayon. Nag-asawa ba siya ng matandang mayaman? Masyado na misteryosa si Madison. Nakakaya niyang kumuha ng sarili niyang van, magpasahod ng mga assistant at driver, at nakakaya niya rin kumuha ng sarili niyang kwarto sa mga hotel. Samantala, magkakasama naman sa isang hotel room si Madison at Tyler matapos nilang kumain sa restaurant. Marami-rami rin silang napasyalan ng mga tourist spot sa Seoul at hindi lang sa Seoul. Napuntahan din nilang ibang province sa Korea. Kaya na makabalik sila sa hotel ay pagod na pagod si Madison. Nakapangtulog na siya at nakadapa na sa kama. Pagod man siya pero alam niyang na-enjoy niyang bawat oras kasama si Tyler. Kahit papano, alam niyang may isang tao siyang maasahan at makakasama sa tuwing nag-iisa siya pero hindi pa rin niya ibinibigay ang buong tiwala niya kay Tyler. Masyadong nakakatroma ang naging nakaraan niya. Ni isa o walang pumunta sa kanya o kinumusta man lang. Noong panahon na silang nangangailangan, nandun si Madison para sa kanila pero nang bumagsak ang mundo ni Madison. Lahat sila'y tila bulang nawala sa hangin. You okay? Tanong ni Tyler na makalabas siya mula sa banyo. Tipid na sagot ni Madison. Tumihaya na siya at sumandal na muna sa headboard ng kama. Tired? Tanong pa ni Tyler na kanatango ni Madison. Halata nga dahil pati pagsasalita'y hindi niya na magawa. But it's worth it. Magiging busy na rin ako kapag nakabalik kami ng Pilipinas. So thanks for this day. Wala silang sinayang na oras kanina dahil pinuntahan talaga nilang lugar na kaya nilang puntahan. Naupo na rin sa kama si Tyler at binalot ang mga paa niya ng kumot. Siya nga pala, uuwi ka na rin ba bukas? Tanong ni Madison. Yes, pinuntahan lang kita dito because I know that it's your rest day. Make friends, Madison, so you're not alone.
na no thanks, mabilis sa sagot ni Madison. Masyado na malaki ang trust issues ko because of what happened last year. Alam mo naman kung anong kwento ko, diba? Mas okay na ako mag-isa lang kesa naman napapaligiran ako ng mga toxic na mga tao. Aniya, napakibit-balikat na lang si Tyler. Dahil may punto naman si Madison, hindi niya naman ito masisisi kung malaki na ang trust issues niya. Alam niya ng buong kwento ng buhay ni Madison, kung paano ito nagsimula sa pag-artista at kung paano lumbog ang karir niya. You should rest now, Madison. Tomorrow will be a long day again. Nahiga na si Tyler at tumalikod siya kay Madison. Tinignan naman siya ni Madison na may kunot ng noo. Ang akala niya'y mangyayari sa kanila na Tyler ngayon, bakit parang disappointed siya? She should be happy dahil hindi nagpunta rito si Tyler para gamitin siya sa kama. He came here for her pero bakit she's disappointed? Hindi ba siya kaakit-akit tingnan ngayong gabi? Halos ipaligo niya na sa katawan niyang liquid body soap. Nahiga na lang din si Madison, napangiti na lang din because she feels safe and respected. Kinabukasan, nang magising siya'y ramdam niyang mabigat na kamay na nakadagan sa kanya. Kinurap-kurap pa niya ang mga mata niya hanggang sa malino niya nang nakikita ang malapit na mukha ni Tyler sa kanya. Napakaamo ng mukha kapag tulog, ang perfect na mukha niya. Parang hindi niya malang naranasan na matubuan ng pimples. Gulo-gulong buhok niya at maswerte siya dahil nasilayan niya mukha nito ngayong umaga. Ang sarap kayang titigan ng gwapo niyang mukha. Napahiling na lang si Madison. Wala pa sa plano niyang magmahal ng kaya akma niya na sanang aalisin ng kamay ni Tyler na nakayakap sa kanya. Nang hilahin siya ni Tyler, papalapit sa kanya at masinigpitan ng yakap. Let's stay for 5 minutes, please, he said in his husky voice. Wala namang nagawa si Madison kung hindi ang manatili sa mga bisig ni Tyler. Ngayon lang naman ito makakapagpahinga dahil mamaya uuwi na naman siya ng Pilipinas. Nakaharap si Madison sa dibdib ni Tyler. Ramdam na ramdam ni Madison ang init ng katawan ni Tyler. Ang sarap yakapin lalo na sa malamig na panahon. Mayamay tumunog ng tiyan ni Madison dahil maaga pa lang ay nagugutom na siya. Hindi siya masyadong nakakain kagabi dahil busog na busog siya sa mga minaryanda nila habang namamasyal. Napatingin na rin sa kanya si Tyler na nagising sa tunog ng tiyan ni Madison. Inangat ni Madison ang paningin niya at nang makita niyang nakatingin sa kanya si Tyler ay nahihiya siyang tumawa. You hungry? Tanong ni Tyler, bumangon naman si Tyler sa kanya kinusot-kusot ang mga mata niyang tila isang bata. Humikab pa siya dahil ramdam pa niya antok niya. Naupo na rin si Madison at sumandal sa headboard. Ginising mo lang sana ako para nakakain na tayo. Sad ni Tyler. Hindi pa naman ako masyadong gutom. Alam ko namang bumabawi pang katawan mo sa puyat at pagod mo. Tumayo na si Tyler sa kanya hinawakan si Madison at sabay na silang pumasok ng CR para makapaghilamos at makapag-toothbrush. Sa restaurant na tayo kakain. Matatagalan pa kapag magluluto pa ako. Pwede naman ako magluto. Tumunog lang yung tiyan ko pero hindi pa naman ako masyadong gutom. Wika ni Madison pero umiling si Tyler na nagtututbrush na ngayon. Nagtutbrush na rin si Madison. Ngayon lang siya may nakasabay na gumamit na CR pero okay lang naman. Nasa tamang edad na sila at isa pa, mag-asawa naman sila kaya walang masama sa ginagawa nila. Let's just eat in the restaurant. Sad ni Tyler nang matapos siyang magtutbrush. Hindi naman na umangal pa si Madison. Kung sa bagay, mas okay na nga sigurong sa restaurant na lang sila kumain dahil mas mabilis. Babalik na rin siya sa hotel nila mamaya para sa taping ulit nila. 3 araw na lang silang mananatili rito sa Korea dahil matatapos ng scene nila dito. Nang matapos silang magayos sa mga sarili nila, lumabas na rin sila ng kwarto nila at nagtungo sa restaurant ng hotel. Anong oras ang flight mo mamaya? Tanong ni Madison habang naglalakad sila. Hindi ko pa alam, magpapabook pa lang din ako mamaya kay Ariel. Napatango-tango naman si Madison. May break time kaya sila mamaya? Call me or text me kung anong oras para kung break time namin. Ihahatid kita hanggang sa airport. You don't need to do that. Gamitin mo na lang mga oras mo sa pagpapahinga at pag may memorize ng mga linya mo. Kilala mo si Gary. Istrikto siya sa lahat ng bagay. May nabasa ako sa parte ng linya mo. You and Jaime will having a kissing scene. I will talk to Gary about that. You are not going to kiss him. Ipapabago ko na lang sa kanyang angulo ng mga kamera na nagmumukhang nagahalikan kayong dalawa. What? Hindi makapaniwala ang tanong ni Madison. Bakit kailangan niya pang gawin yun? Matagal na sa industriyang ito si Madison at hindi na siya inosente kapag may kissing scene sila ng leading man niya. I'm not a kid anymore, Tyler. For you to do that is just a kiss. Yeah, whatever. But it is still a kiss, Madison. Walang lalaking sino man makakagalaw o makakahawak sa'yo. You're only mine. What an obsessed man. And one last thing, don't you dare to say that I am just your husband in my paper.
You are still my wife, Madison, at may karapatan pa rin akong pagbawalan ang mga lalaking hawakan ka, even it is just a work or whatever. Napairap na lang si Madison, may magagawa pa ba siya? Kay Tyler nagtatrabaho si Gary at under ni Tyler si Madison. Anong laban niya sa isang president ng kumpanya? Hindi na lang umangal pa si Madison dahil mukhang seryoso si Tyler. At kahit na magreklamo pa siya kay Tyler, paniguradong kakausapin pa rin ni Tyler si Gary para masunod ang gusto niya. Nang maka-order silang dalawa ng pagkain nila, hinintay nila yon. Hindi na nag-ingay si Madison na magsimula na silang kumain dahil gutom na talaga siya. Marami naman siyang nakain kahapon, pero hindi na siya nakakain ng maayos for dinner dahil busog na busog pa siya. Eat slowly, Madison. Walang aagaw ng pagkain mo. Wika sa kanya ni Tyler pero walang pakialam si Madison doon o nakaramdaman lang ng hiya. Komportable naman na siyang kasama si Tyler at kahit na ano pang sabihin nito tungkol sa kanya o mga bad sides niya, wala siyang pakialam. Napapailing na lang si Tyler ng tila wala man lang narinig si Madison sa mga sinabi niya. Nang matapos silang kumain ay bumalik na rin sila sa hotel kung saan tumutuloy si Madison. So dederecho ka na rin ba sa airport? Tanong ni Madison habang nasa lupa sila ng van. Dito niya na lang sa labas ng hotel hihintayin mga kasama niya. I think so. Iahatid na lang muna kita kung saan ang taping niyo ngayon. Bago ako magpapahatid kay Jake. Napatango naman si Madison, napating sila sa labas na makita na nilang nagsisipaglabasan na sa hotel ang mga kasama niya. Nasa entrance naman na rin ang tatlong van na madalas nilang pinagsasakyan. Ano kaya susunod na mangyayari sa shooting na magaganap mamaya sa pagitan ni Lizal at Madison? Ano ang karmang ibabalik kay Lizal? Sundan ang mas kapanapanabik nating kabanata.